1, 2, 3, come on! Welcome to my vlog, Buhay KP. Ito, ibabahagi ko sa inyo yung nag-experience ko once nung una akong gumamit ng Koji. Bibigyan ko kayo ng tatlong tip. Okay. Ang iba kasi, sabi nila, hindi daw sila pumupunta sa Koji. Pero, hindi lang nila alam kung paano gamitin ang sabon ng Koji. Pero, kapag ako tatanungin, magandang klase ang Koji, pampaputi ng mukha at katawan. Ito, step 1 na bibigay ko sa inyo para effective sa mukha nyo. Kasi ang iba, hindi daw effective. Ito, number 1. Once nagagamit tayo ng Koji sa ating mukha, kailangan babasahin natin yung sabon at ikukuskus natin sa ating kamay. Hindi yung sabon na idadirect natin sa mukha at ibababad. Mali yun. Kasi ang Koji kasi, siya yung acid. Acid siya. Nakaluto siya ng balat. Eh, ang mukha natin kasi, maninipis lang yung balat niya. Kaya maluluto talaga siya kapag matatapang na sabon na pampaputi ang ilalagay sa mukha. Depende na lang sa makapalang mukha. Talagang hindi puputi ang inyong mukha. Joke lang yun. Eto. Yun na nga, sasabunin natin at kukuskus natin sa mukha. Pagbubulay muna natin sa ating kamay, ang Koji, at ipupuno sa ating mukha. Mga ilang minuto lang, babalawan muna agad para hindi masyado nasunog ang ating mukha, para hindi siya mangingitim, namumula, at normal lang yung nangangate kasi once na nangangate, effective sa inyong sabon. Okay. Number 2. Okay. Ang iba kasi sinasabon nila sa liig. Yan. Ganun din, katulad ng piece natin, manipis din yun sa liig hanggang kilikili. Huwag natin sasabunin ng ang ating kilikili at ibababad kasi humahap din siya, manipis din ang balat natin sa kilikili. Kaya bawal sa kilikili at manipis. Mana siya, mamumula. Tapos magkakaroon ng parang paltos. Yan, humahap din yan kapag pinanasa ay pinagpawisan. Kaya iwas tayo sa ganun kasi iba na bahagi ko sa inyo kung ano yung experience ko sa Koji. Nung unang-una ko siyang ginamit. Okay. Number 3, ito mas maganda. Kung doon sa pag-uusapan gusto niyo babaran, pwede niyo pong ibabad ang Koji sa kamay at sa paa dahil makakapal yung balat niyan. Pwede natin ibabad 'yan. Once ang iba ang bababad natin, ang iba nagsasabi na bakit nangangate, tapos namumula. Once na nangangate yan, effective yung Koji. Kailangan lang natin, once nagsabon tayo ng Koji, ay ano natin, sabon na natin na moisturizing like Dove. Yan, mas maganda yan, moisturizing yan sa balat. Mawawala agad yung mga katikati na yan, pero yung pamumula mo, matatanggal din naman yung pamumula. Pero mas maganda once na yung nangangati talaga kasi effective, kasi yung mga may itim na dapat paputiin, ayun, kinaano niya, yun ang tinitira ng Koji para pumuti siya, para gumwapo ka, na kasi gwapo ko. Okay, ganun. At, nasa na ba tayo? Number 3 yun, pwede lang siyang ibabad. At, babanlawan mo moisturizing para hindi siya masyadong mairita kayo na papapansin nyo kapag nagsabon kayo, dry, tapos namumula rin, nangangati. Yan, kaya maraming sasabi ang Koji hindi maganda, nangilalo ko nangingitim yan. Pero mas sa mukha naman na kapag nagsasabon kayo, talagang habit nyo talagang gamitin ang Koji. Pwede naman, yun nga lang yung una sinabi ko sa inyo, yung tip number 1 na pabubuli mo na lang sa kamay ang sabon bago may pahit sa mukha. At banlawan, once na lalabas kayo, iwas din sa init, syempre. Ang gawin niyo na lang sa moisturizing sa mukha ay sunblock. Kung nagme-makeup kayo, pwede yung sunblock niyo muna, tapos makeup. Pwede naman yon. At sa mga kaibigan ko na nagtatanong kung effective nga lang ito talaga, yung mga tiga Laguna, effective. Pero yung gagamit talaga na mga tiga Aqua Elvis na makakapal ang mukha at sobrang itim, dapat 10 kojik ang ikukuskus niyo mukha niyo, tapos ang taon niyo na bandawan para pumuti kayo. Joke na naman 'yan. Okay. Kaya kay Pao, alam ko si Pao, maganda ka na, kaya hindi ka na pwedeng gumamit ng
Kojic kasi ito yung request mo. Mag-Kojic tayo. Kaya sana magustuhan nyo ang aking vlog at sana paki-subscribe and bell para lagi tayong update sa ating mga video. 1, 2, 3!